So in today's video, isi-share ko sa inyo kung ilang days o ilang months ba mag-apply kay YouTube at ilang days din sila pag reapply kay YouTube. So thank you guys. So ayan guys, nag-email na sa akin si YouTube na na-reach ko na yung 4,000 watch hour at 1,000 subscriber in isa-isang taon or sa 12 months. So ilang days ako nag-apply for monetization guys. At so after ng 24 hours, actually lang siya, hindi siya umabot ng 24 hours sa pag-apply ko kay YouTube, at ito yung kanyang reply. Kasi akala ko mga 12 hours lang or mga 5 hours ganun, pero sa akin guys is almost 24 hours. Tapos nag-email siya sa akin na hindi ako qualified for monetization kasi sa video ko guys, meron siyang reuse content, at meron siyang isang video doon na nag-reach ng 10,000 views. Tapos yung video na yun guys is hindi sa akin. Tapos ginawan ko siya ng intro, ini-edit ko siya ng konti, tapos nilagyan ko siya ng outro guys. At yun nga, nalaman ni YouTube na hindi ako hindi sa akin yung video. Talagang nalaman niya kasi sa sobrang strict sa pagre-review ng aking sa mga channel na mga sa YouTube. So ito yung reply. Thank you for applying. Unfortunately, we found that you're... So ang ginawa ko is nagbura ako ng dinidelete ko yung mga videos na isang video lang, isang video na hindi sa akin talaga. Ginawan ko siya ng yun nga, yung intro tsaka outro, wala pa rin walang effect. Kaya ginawa ko, dinelete ko na lang kasi sayang yung pinaghirapan natin guys, kasi hindi naman madali makuha yung qualification, yung requirement ni YouTube na yung 4,000 at 1,000 subscriber. So sa sobrang excited tayo na magantay sa email ni YouTube, at parang hindi na tayo makakatulog. Pero ito yung reply. Magre-reapply daw ako after 30 days na matapos linisin yung channel ko guys. So ito yung mga videos ko na actually ako naman yung gumawa, tapos hindi ko alam kung bakit na-reuse content ako. Siguro may mga part na nakopya ako sa ibang video. So ngayon is buburahin natin to. Itong video na to kasi hindi to siya nagpe-play. Kaya mas mabuti nang ayusin ko na yung channel ko, kasi yun nga, na disapprove. Kaya binigyan na ako ng isang buwan para malinis yung channel ko. So ito ay buburahin natin. So yan, delete forever. Masakit pero kailangan. Pero hindi ko alam kung bakit. What's the main reason talaga kung bakit. Sige, delete ko na lang to. Tapos yan. So I understand that the permit can be done, so delete forever. So nabura ko na yung isa kong video. Meron pa akong buburahin dito. Hindi ko alam kung
Ma-accept na ba? Pero ako naman gumawa ng mga videos na to. Yung invisible prank. Kami itong gumawa na ito. Tapos, no, ito na lang yung pamangkin ko. Ito. Muburahin ko ito kasi, yan, delete ko. Masakit pero kailangan. Marami naman yung siyang views, so 136. Pero, mas sayang yung pinaghirapan ko na video. So, delete ko na to forever. Yan. So, delete ko na lang. Kasi, yun na nga. Kailangan. Pero, sa akin naman itong video na to. Ayan. So, ito. Binura ko rin siya. Kasi, alam ko naman na ano, ako yung kumawa ng mga video na to. Pero, so, buburahin ko na lang. Meron siyang 237 views at 406. Ako yung gumawa nito. Ako yung gumawa. Tapos, yun nga, hindi tinanggap ni Google yung YouTube yung pag-apply ko. So, kung masakit isipin pero kailangan gawin. Ayan, so, I understand that it is permanent. So, masakit siya kasi ako naman talaga gumawa ng video. So, delete natin. Masakit siya kasi ako naman talaga gumawa ng video na yan eh. Deleting videos, so while you wait, you can leave this screen. Ayan, so, success na siya. Hindi ako nang inaano ko na lang yung channel ko kasi na, baka hindi tayo makare-apply sa YouTube. So, binura ko na lang yun. So, yun guys. So, yung mga kaibigan ko, ano sila, nag-re-apply sila mga mahigit 24 hours daw. Nag-email si YouTube. Yung sa akin, hindi ko pa alam kasi yun, nire-review pa nila yung channel ko at nililis, tapos ko nang linisin yung ano ko, yung channel ko. Hindi yung suggestion ko, kung mag-apply tayo kay YouTube, yes, kailangan sa atin talaga yung video. Kasi kahit isang video lang yan, tapos nag-trending, oo, nilagyan mo ng intro, ini-edit mo, tapos malalaman niya ng YouTube. Kasi para alam nila yung mga original videos na-upload na sa YouTube. So, kung ako sa iyo, kung meron ka talagang video na hindi sa iyo, no, suggest ko na lang is burahin mo to kasi sayang yung pinaghirapan mo kasi marami tayong mga kaibigan na tutulong sila, pero pag may video ka talaga na hindi sa iyo tapos nag-trending kahit ano pa siya, kahit 2,000 views lang o 3,000 views,
madi-disapprove ka talaga kay YouTube kasi alam ni YouTube na hindi sa'yo o hindi sa'yo yung video. So alam ko rin na na nagpupuyat ka rin, nagkikipag-sub to sub. Oo, ginawa ko yun. Tapos yung mic may nag-live stream, pumupunta ka sa Facebook yun para magkikipag-sub to sub. Tapos delete mo lang yung video talaga na hindi sa'yo kasi malalaman yan ni YouTube. So kung hindi mo gusto na mangyari tulad sa akin ngayon, nag-reapply ako. So I suggest you na mag-upload ka na lang ng original na video na talagang sa'yo. So nag-reapply ako no last May 23, at sobrang saya natin kasi nag-approve na yung reapply natin kay YouTube after almost 2 days na pag-aantay yung mga videos na hindi, ini-edit ko na hindi naman sa akin, yes, binura ko, at ayan, yahey, after 48 hours, nag-email na si YouTube, at ayan, so congratulations, ayan, kikita na tayo ng million-million, charam. So, salamat guys, at na-reach ko na, na nagbunga na yung pinaghirapan ko kasi hindi ko makakaya to kung ako lang mag-isa. Siyempre, may mga kaibigan tayong susupport na maano yung channel natin, yung pinaghirapan. So, maraming salamat sa pag-visit ng aking channel, at kung gusto mong ma-reach yung kung gusto mong na watch hour, sige, dahil monetize na ako guys, comment nyo lang yung yung YouTube channel nyo guys sa baba, at ipi-play ko kung may mag-iwan ng comment sa baba. So, thank you guys. Salamat.